LDR, mahina ako sa ganyan eh. Parang, sabi ko nga, parang hindi ako pinanganak para, kumbaga hindi ako made sa isang LDR relationship. Pero, hindi naman natin choice yun, di ba? Minsan, kailangan talaga eh dahil nandun yung trabaho sa ibang bansa and yung partner mo naman, halimbawa, ay nandito naman sa Pilipinas talaga yung swerte. So, kailangan yung i-work yung relationship. Siguro masasabi ko, kailangan open-minded ka. Wow! Scamming na pala. Open-minded ka ba? Sorry, kasi, mas malawak lang siguro yung ano, yung pag-iisip and pag-iintindi mo, lalong-lalo na sa partner mo. Kasi I think mas mahirap siya kapag medyo makitid yung utak mo, mas maging madalas siguro yung away, yung hindi niyong pagkakaintindihan. Pero once na in-accept mo at in-embrace mo yung sitwasyon ninyong dalawa at naisip mong medyo wala kayong choice, parang kailangan sakyan mo lang din talaga yung experience na yon and manalig na lang at magdasal, di ba? Na kayanin ng parehas, ninyong parehas yung ganong klaseng sitwasyon dahil medyo mahirap talaga siya. Yan, si Coco sanay yan sa LDR. Sobrang sipag mo. Actually, mahirap eh. Actually, ako rin. Kadalasan, kadalasan di nag-work. Kasi nga, ano, pero depende yan sa ano eh, sa pundasyon ng pagmamahalan ninyo. Kung paano kayo nagsimula, ano pinangahawakan ninyo, at ano ang priority ninyo. Pero sobrang hirap eh. Hindi ko discourage siya, pero sobrang hirap talaga na long distance relationship. Kasi, syempre, maraming tentasyon, di ba? Maraming mga pagsubok ang pagdadaanan ninyo. Kung sino man yung, pero depende. Kung ano yung ano, sabi ko nga depende kung ano yung fundasyon nyo, kung gaano na makalalim yung pagmamahal ninyo at kung paano yung pinanghahawakan ninyo. Siguro para sa akin yung ano yan eh, para panghahawakan nyo yung dream, yung pangarap nyo, at kung anong dahilan kung bakit kayo napunta sa ganyan sitwasyon. Kasi ako hindi nagtagumpay yung mga relasyon kong ano, yung long distance relationship kasi sa umpisa kaya, paglalabanan, pero kadalasan talaga bumibigay hanggang pagdating sa dulo, pag dumating na yung point na nasubukan kayo ng mga, ano, ng mga pagsubok. Malalim yan! Parang may laman. Amang damo ko yun, Coco. Siya nga pala, before we move forward, from Imelda Salita, hello po, bagay kayo idol Coco and Angelica, sabi niya. Hello, Imelda. Parang kay Coco eh. So, tingnan mo, sabi nila bagay tayo. You know what? By the way, Coco and Angelica, real quick. You guys have great chemistry. How did you guys perfect it? Paano nagawa ang inyong chemistry niya? Were you guys friends before or how did it happen? Masarap kasi pagtripan si Coco, ang sarap niya kasar-asarin, ganun. Ano kasi siya eh, may tingin ako sa kanya na syempre action star, 'di ba? Parang medyo tough. Ganun yung tingin natin sa kanya. So bago pa lang kami magsimula, medyo na-challenge na ako. Parang paano ko kaya babaliin yung toughness ni Coco? Paano ko kaya siya haharutin? Paano ko so lahat naman ng pamamaraan sinubukan ko. Inaya ko nga mag-TikTok, ayaw pa rin eh. Pero, I mean, yan, ganyan. Tatawa lang siya lagi sa akin. Parang tinanggap na lang din niya na talagang pinagtitripan ko siya. So, siguro doon nag-start yung ano, yung kulit ng relationship and nadala namin siya hanggang nung nagtatrabaho na talaga kami na sa harapan na kami ng camera. So, mas madali na siyang paglaruan. Mas madali nang timplahin yung situation. Siguro kay Angge, kasi napakagaling yung artista eh. Alam mo yung kahit anong ibigay mo, kahit anong yanon mo. Nung nag-shooting kami, ang sabi ko lang sa sarili ko, kahit anong mangyari, kakapit lang ako sa kanya. Kasi once, nagkita kami sa party, inuman kami, kwentuhan, ganyan, napag-usapan namin yung project, sabi niya ganun. At trabahuin natin to, may in love din natin sila.
Kaya nung nandun kami, nagtiwala ako sa kanya doon. Kumbaga yun lang ang pinangkapitan ko na nahihiya kasi ako kay ang gay eh. Kasi ganun din ang pagkakakilala ko sa kanya. Napakalakas na babae, napaka-independent. Pero sabi ko nga, ang kailangan naman ni Angge sa pagkakakilala ko sa kanya, puso. Kaya nung nag-shooting kami, ang kinakapitan ko sa kanya, tinitignan ko kung paano niya ako, ayoko rin tanggalin yung, ayoko rin magpaka-relax. Kasi gusto ko yung kahit paano, meron akong, pag every time nakikita ko siya, kinakamakan ako. Hindi ko alam, nahihiya ako sa kanya pag nagbabakil ako. Ang daming ano, ang daming factor, pero sabi ko nga, ang pinaka maganda sa amin siguro dahil napaka-open namin bilang artista. May mga intimate scene kami, may mga kissing scene kami. Napaka-open niya. Alam mo yung nararamdam ko, ramdam ko sa kanya na yung pagiging artista niya na napaka-professional. Kaya alam mo, wala kang mararamdaman na mga na sa bawat eksena na ginagawa namin, ramdam ko yung eksena, pero ramdam ko yung limitation bilang professional na artista. Na kapag cut, alam namin yung respeto, alam namin yung priority ng bawat isa. Kaya pinapanood ko na yung mga na mga nakod na namin, sabi ko na okay talaga. Kasi alam ko na kahit na wala pa kaming ganun katinding banding, wala pa kaming katinding ganun na na pagsasama, pero sa bawat eksena nararamdaman ko siyang bibitaan sa karakter niya. And then wala akong magawa kundi kumapit lang sa kanya kung ano man yung ibibigay. Ayun, nagpapasalamat ako kay Angge. Thank you for the support and guidance. Wala akong napapalakpak sa iyong mga sagot. Magaling mga sagot mo, Coco. But you know what, Mr. Coco? Show us your face. Ay, palagi kang nakatingin sa gilid. I wanna see your handsome face. There you go. Perfect. And real quick, by the way, at the heart of love or money, it's about our OFWs. So, ano ang message sa ating mga OFWs? And let's begin with you, Coco, dahil nakaharap ka na sa camera. Sa lahat mga kababayan namin dyan sa ibang banta, apit lang, laban lang, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Alam ko, napakahirap na kung pinagdadaanan at sa sakripisyo niyo yung buhay niyo, kaligayahan niyo para matupad ang pangarap niyo para sa inyong pamilya at magkamit sila ng magandang kinabukasan at ganun din kayo. Alam ko, makikita-kita ulit tayo after the pandemic, kapag tapos ng lahat, sana makapag-vaccine ulit kinip sa Pilipinas. At kami naman, sana makadalo ulit kami sa inyo kapag ayos ng lahat. Kaya maraming salamat at sana supportahan niyo kami sa Pilip lang ito dahil ipukwento po namin ang buhay niyo. Oh, what about you, Angelica? Ano po ang message sa ating mga OFWs? Siyempre, maraming salamat sa support palagi, di ba? Lahat ng sinabi ni Coco, copy-paste na lang natin. Charot. Siyempre yun, kailangan natin maging matibay, lalong-lalong na sa ganitong panahon. At tayong mga Pilipino, subok na talaga yan eh. Subok na kayang-kaya lahat ng mga pagsubok, kaya nating lampasan yung mga yan. And, kumbaga, matikas tayo, malalakas tayo. So, kapit lang, and nandito kami, nandito ang inyong mga kapamilya para kahit papano sa mga ganitong paraan, gumagawa kami ng mga pelikula, ng mga palabas para kahit papano maibsan yung pagkamiss nyo sa Pilipinas and maramdaman nyo na maramdaman nyo ulit yung home kahit sa pamamaraan ng pelikula. Oh, great messages, you guys. Thank you so much. At salamat sa ating mga OFWs na nakasama natin sa masayang kwentuhan na yon. You may now turn off your cameras and microphones, please, mga OFWs. And speaking of happiness, let's all watch the exclusive behind-the-scenes sneak peek from the set of Love or Money. Take a look. Okay, sound. 3, 2, 1. Action, we go! Hello! Welcome to the set of Love or Money. We are now here sa Gold Souk. And we have lots and lots of gold here. Come on, countdown, crawl! Action! This is our first day.
Kanina, we've done the Abra, the boats dito sana sa may souk area. Ay mga kababayan, nandito po kami ngayon sa Dubai Creek para po mag-shooting ng Love or Money with Angelica Panganiban at marami pa po kami mga kasama mga artista dito.